Hi guys, welcome back sa aking YouTube channel. So yun na nga guys, hindi ko na to papatagalin pa. So ganyan naman sa title, bakit nga ba ako hindi nakapag-upload or bakit nga ba ako nawala? So ito na yung kwento natin. So September 2021, siguro mga 16, gano'n. So, masama na yung pakiramdam ko. Nahihilo ko. Nag-anon, suka. Walang ganang kumain. And then, September 30, nag-try ako ng pregnancy test. And guys, positive siya. And then, so positive nga, 'di ba? So kanya no, sinabi ko sa asawa ko na napa-positive nga sa pamilya niya, no? And then nung hindi kami agad nakapag ultrasound, pero lumalaki ni chan ko. So pagdating ng January 2022, doon nalaman na I'm 5 months preggy, and nakita agad yung gender, guys. Hindi agad siya nagpakipot or what, talaga napakita agad sa gender. And sobrang tuwa ko, syempre dream ko yun, karoon ako ng anak, kaming dalawa ng asawa ko na magkaroon kami, kahit isa lang na anak. Okay na sa amin yun, sob na kami dun, no? Then okay na pregnancy ko, titik ako sa OB ko, yan. Tapos, siyempre, center muna ako, sa health center muna ako, and then, saka ako sa hospital. So, after mga 28 weeks, ganun, so, nuwita tayo ng hospital, then doon ako nagpa-check up hanggang sa mga anak ko. Pero, before yun, may nangyari. Hindi ko ito makakalimutan, sobrang hindi ko ito makakalimutan talaga, as in sobra. Check up lang ako noon, as in regular check up ko nun sa hospital. And then nung ano na tatlago yung pangalan, ganyan, April 27 umaga yun, hindi ako na tinawag na ako. Sabi sa akin, diretso ako ER ng OB. Then sabi sa akin ng OB, kailangan daw ako ipaanak at ilabas yung bata. So ako, bakit kailangan? Eh okay naman ako, okay naman yung baby ko, active naman siya, no? Doon ko na-realize bakit ganyan. Eh di naman ako, di naman pumutok yung panibikan ko, di naman umihilab yung chan ko, di ba? So sabi ko, ano po ba yung problema? So sabi nila, kulang yung panibikan ng bata. So, kailangan incubator. Kailangan ko panganak. So, problema, wala sila incubator. I mean, hindi sa wala incubator. Walang available na incubator. So, tago ako sa asawa ko. Kailangan ko panganak. Ganyan, hanap kami sa kumbang hospital. Hanggang sa wala. Alam mo yun, yung last na hospital na patahan sa Quezon City, guys. May incubator, pero isa lang. So, ang dami kong kapwa buntis na 8 months pa lang talaga yung chan na kailangan na ilabas yung mata. So nag-decide kami, umuwi na lang kami ng bienan ko, kasi kasama ko yung bienan ko nung demo sa hospital. Decide kami na sa bahay na lang. Hindi na kami maghahanap ng hospital, hindi na kami maghahanap ng kung anong incubator na yan, kasi nakakapagod, ano pa mangyari sa akin. Sinabi sa akin ng last na doctor ko, na OB, na check sa akin, no? Is, minum na ako 6 liters na tubig a day. So, guys, effective yun para sa akin. Ewan ko lang sa ibang mami o sa ibang nagbubuntis dyan. Bali, hindi pa naman natin loob ko kahit na minum ako ng maraming tubig, ganyan. So, sabi ko sa asawa ko na kailangan kong pa-check up. O, sabi niya, sige, sa clinic na lang, private. So, ikat kami kasi naman ako ng bienan ko ulit ng mama niya. And then, sabi ng OB doon, all yung radiation, sabi nila na okay lang yung pagkakalibigan mo,
tuloy nyo lang yung pag-inom ng tubig. So yun na, pagdating ng May, ito May na ko. Bali, 21:07 o'clock ng umaga. Biglang na discharge yung dugo, no? Iba sa akin. Yun yung pala, pagka naman sa ospital, inaiya ko ng doktor. Then, sabi sa akin, 4 CM na. So, at mula 7 na umaga doon sa ospital. Guys, umabot ng madaling araw pag-deliver. May 2022, 3 o'clock, siguro mga 3:30 AM, biglang 5 CM, hindi ko na kinaya, umiiyak na ako noon, halos yung libro ko. Then sabi ko sa nurse, gusto ko na magpa-CS, ganyan, gusto ko na siyang ilabas, gusto ko na matapos yung paghihirap ko. No? Then big ginawa nila, tutok na yung panabigat ko, then nilabas ko siya ng 4:02 AM. So, papakita ko sa inyo yung picture. And happy ako. So, totoo yung sabi nila, kahit ang sakit ng pag-deliver mo, buong damagbayan, kahit tahiin pa yun, nakita mo na anak mo. Totoo yun. Mawawalan lahat ng sakit. As in, kinalimutan mo na, as in, lahat-lahat. Nakita mo na, wag umiyak yung anak mo, as in, okay na. Sorry ka na. So, yun lang guys. So, sa next video ko, kakakita ko si baby. So, thank you guys sa panonood itong video na to. So, see you next video guys. Thank you. Like and subscribe.